At dahil na nga sa malawakang pagbaha sa maraming bahagi ng Luzon, posibleng tumaas pa raw ang kaso ng leptospirosis na kumitil na ng isang buhay sa lungsod ng Maynila. Saksi si Claire Delphine. Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Luzon, nakamamatay na leptospirosis naman ang pinoproblema ng ilan nating kababayan. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, nakilala ko si Jesus Banate, isa sa 21 pasyente ritong may leptospirosis. Isinugod siya nitong Miyerkules matapos makaranas ng mga sintomas ng sakit tulad ng pamumula ng mata, pagsusuka at pagkahilo. Nangyari raw ito isang araw matapos niyang lumusong sa baha. Suspecha niya, sa alipungan niya sa paa pumasok ang leptospira, ang bakterya na kariniwang nanggagaling sa ihi o dumi ng mga infected na daga. Yung lugar po namin bahain po talaga yun. Kaya no choice po na hindi ka pwedeng lumusong pa uwi. Umihingi po ko lang ako sa Diyos na maayos na po yan. Dahil sa matinding baha sa maraming lugar sa Luzon, pinangangambahang dadami pa ang mga kaso ng leptospirosis. Hanggang 10 araw ang incubation period ng leptospira bacteria sa katawan ng tao. Dito sa ospital ng Maynila, sa linggong ito, 10 katao na ang dinala dito dahil sa sakit na leptospirosis. Ang isa sa kanila, binawian na ng buhay. Kaya naman, ang ospital, naka-red alert na. Ibig sabihin, handa na ang lahat ng kanilang supply, mga equipment, pati ang mga doktor at nurse, sa sino mang dadalhin dito na may sakit na leptospirosis. Yung pinaka-natatamaan po, yung kidney, yung liver, tsaka yung lungs po ng pasyente, no? Sa kidney, pwede magkaroon ng kidney failure, yung sintomas na hindi naiihi yung pasyente, no? Tapos sa naman sa liver, pwedeng manilaw yung pasyente. At sa lungs naman, pwede silang umubo po na may kasamang dugo at mahirapang huminga. Late stage na po yun, pag ganun po, mataas po yung chance ng mamatay yung pasyente. Sa buong bansa, 100 na sa mahigit 2,000 nagka-leptospirosis sa unang 7 buwan ng taon ang nasawi. Kaya payo ng mga doktor sa mga sumusuong sa baha, huwag hintayin ang mga sintomas. Kumonsulta agad sa doktor kung maaaring uminom ng doxycycline. 200 milligrams daw ang rekomendado kada linggo hanggang may pagbabaha pa sa lugar. Pero hindi ito pwede sa mga buntis at mga batang edad 7 pababa. Sa ospital ng Maynila, libre ito para sa mga residente ng lungsod. We will be more than willing to accommodate them para matingnan. Ako si Claire Delphine, ang inyong saksi.